steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Samba. Awit 107 verses 1 to 9 and 43. Awit ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh. Baya ang magpuri, mga tinulungan. Upang sa problema sila ay magwagi. Sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama. Silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Kaya dapat namang kayawe ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Tayo pong lahat, mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabubuting bagay. Kayong matalino, ang bagay na ito'y inyong unawain. Pag-ibig ni Yahweh na di kumukupas ay inyong tanggapin. Thank you.
Ang ating pong batayang talata sa araw na ito ay ating pong makikita sa aklat ng Mateo, Kabanata 14, talatang 13 hanggang sa mga sumusunod. At ito po ang nilalaman. Ang mahimalang pagpapakain sa 5,000. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa ilang na lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad palabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila, kaya't pinagaling niya ang may mga sakit na dala nila. Nang dapit hapon na ilumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na nila kailangang umalis. Kayo ang magpapakain sa kanila," sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang matirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kain ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Tayo po ay pinagpala ng Diyos nang marinig at mabasa po natin ang bahaging ito ng kasulatan. Idagdag nawa sa atin ang kaunawaan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isang mapagpalang araw po, mga kapatid. Welcome po sa unang linggo ng Agosto. Yan, para sa ating pong mga UCCP, ang buwan ng Agosto ay buwan ng pag-mission or mission month. Hindi naman po ibig sabihin ito na tayo bilang simbahan ay tuwing Agosto lang mag-mission. Kundi ang gawain ito ay hindi tumitigil, bagkos araw-araw ay dapat ito magpatuloy. Ito ang hamon sa atin bilang simbahan na tayo ay maging daan upang magpatuloy ang nais ng Diyos dito sa lupa. Hindi na tayo magiging simbahan kung tayo ay titigil sa pagsasagawa ng misyon ng Diyos. Dahil ang pagsasagawa ng misyon ng Diyos ay ang ating hakbang upang ating maitatag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Mga kapatid, ang ating teksto sa araw na ito ay tungkol sa pagpapakain sa 5,000 na ayon sa kwento ni Mateo. Ito ay hindi na iba sa atin. Madalas na atin itong naririnig at nababasa, pero sa bawat pagkakataon na atin itong pinagninilayan, meron pa rin siyang mga bagong mensahe na ipinarating sa atin. At atin nawa itong magamit upang tayo ay lalong magpatuloy sa pagsasagawa ng misyon na unang pinangunahan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang ating pong pamagat ng ating pagbubulay-bulay sa araw na ito ay pinamagatan pong tayo ay may misyon. Mga kapatid, sa pagsisimula ng ating teksto, ating pansinin na ang mahimalang pagpapakain sa 5,000 ay nagsimula sa isang hindi magandang balita na kung saan nabalitaan ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista. Ayan, so kung ating tatanungin at babalikan, sino ba si Juan Bautista? Kung ating babalikan ang kasaysayan at ang banal na kasulatan,
ating makikita na siya ang nagbautismo kay Jesus upang maganap ang kalooban ng Ama. Kung ating susuriin, si Jesus at Juan Bautista ay pinag-ugnay ng misyon ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanila. Ayan, mga kapatid, napakaganda po. At kung ating tutuklasin ang dahilan ng kamatayan ni Juan Bautista, atin po itong mababasa sa aklat ni Mateo, same chapter din po sa 14 verses 1 to 12. Atin mababasa ang dahilan kung bakit namatay si Juan Bautista. Dahil sa kanyang pagtutuwid sa kamalian ni Herodes, ang gobernador ng Galilea. Kahit walang kasalanan si Juan, ito ay hinatulan ng kamatayan ng mga taong kanyang pinagsabihan kung ano ang nararapat. Ginamit ni Herodes ang kanyang kapangyarihan at posisyon para isakatuparan ang kanyang mga sariling layunin at interes. Mga kapatid, sa umagang ito, pansinin natin ang napakahalagang mensahe na ipinapaabot nito sa atin upang magamit natin sa pagpapatuloy ng ating pagmimisyon dito sa lupa. Mga kapatid, sa pagkarinig ni Jesus sa balitang ito, siya ay nagnais na pumunta sa isang lugar na walang tao at malayo sa lahat. So bakit po? Siguro, gusto ng ating Panginoong Jesus na ipagluksa ang kamatayan na kanyang kamanggagawa na si Juan Bautista at mapag-isa. Makita natin mga kapatid sa ating pagpapatuloy ng misyon ng ating Panginoong Diyos, makita nawa natin na ang pagsasagawa ng gawain ito ay pagpapakita ito mga kapatid na ito po ay isang napakahirap na gawain. Kapag pinag-usapan po natin yung salitang misyon, alam po natin na hindi ito madali. Ayan. So, kailangan na gamitin natin yung ating buong lakas, buong puso, buong talino sa pagsasagawa ng isang misyon. Dahil ang misyon ni Jesus ay ang tungkol sa pangangaral ng katotohanan. Ayan. So, alam po natin na ang pagsasagawa ng bagay na ito, although napakadaling sabihin, napakadaling pakinggan, pero ang pangangaral ng katotohanan ay isa pong napakahirap na gawain. Kasama po mga kapatid sa pangangaral ng katotohanan ang pagtutuwid ng kamalian, yan, at pagtindig natin sa katarungan. Mga kapatid, alang-alang sa misyon ng Diyos na wala ang kamanggagawa ni Jesus na si Juan. Masakit ito para kay Jesus, ngunit ito ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila. Noon, na ipinagkakatiwala naman po sa atin. Mga kapatid, ikaw ba? Handa mo bang ipangaral ang katotohanan na nagtutuwid sa ating Diyos? Handa ba tayo na mangaral ng katotohanan at pagtuwid ng kamalian? Patuloy nawa na maging dami ito upang patuloy natin tindigan ang katarungan at ang ustisya. Mga kapatid, hanggang kailan ba natin kayang ipangaral ang katotohanan? So una po, unang puntos na makita natin, doing Christ's mission is preaching the words of truth. Pangalawa, ating pong pansinin ang mga talata na atin pong makikita sa ating teksto na nagsasabi, ngunit hindi pa nagtatagal, dumating na ang maraming tao. Ayan. Nang makita ni Jesus sa mga tao, siya ay nahabag sa kanila. Ang pagkahabag ni Jesus sa mga tao ay nangangahulugan po ng pagsisimula ng panibagong misyon. Hindi pa man siya tuluyang nakakapagpahinga, dahil alam naman po natin kung ating papasahin yung mga previous texts, galing po siya sa pagtuturo sa mga tao. Ginagamit niya po dito yung mga talinhaga na atin po ginamit yung mga nakaraang araw, nakaraang linggo sa ating mga pagbulay-bulay. Hindi pa man siya tuluyan nakakapagpahinga,
at hindi pa man niya tuluyang na pagluluksa ang kanyang kamanggagawa na si Juan, ito na po muli ang pagtawag ng pagmimisyon, ang tawag ng paglilingkod at paggawa. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misyon ng ating Diyos, makita natin na doing Christ's mission is putting others first. Ayan, so mas mahalaga po yung iba kaysa po sa ating sarili kung ang ating pong mindset ay ang pagsasagawa ng misyon ng Panginoon. Mga kapatid, doing Christ's mission, hindi po ito tungkol sa atin. Ano po, hindi po ito tungkol sa ating mga sarili kung hindi po ito ay tungkol sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Meron bang pinagdaraanan si Jesus sa mga panahon ito, ngunit hindi ito naging hanggang upang isakatuparan niya ang nais ng Diyos na nasa langit. So mga kapatid, kaya po sinabi natin na meron pinagdaraanan si Jesus, tandaan po natin na siya po ay tao sa mga panahon na ito. Siya po ay nakakaramdam ng pagkagutom, siya po ay nakakaramdam ng kalungkutan, siya po ay umiiyak, tumatangis, at siya po ay nakikidalamhati sa mga tao na tinuksan. So mga kapatid, makita po natin sa mga talatang ito na maging tayo na mga tao ay hindi po ligtas, dumanas ng mga personal na suliranin at pagsubok. Ngunit kagaya ni Jesus, kanyang isinintabi ang kanyang personal na kalungkutan sa pagpanaw ni Juan at kanyang paring tinupad ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Kanyang pinagaling ang mga tao may karamdaman sa mga panahong ito at tinupad ang nais ng Diyos na nasa langit. Sa pagpapatuloy, ginawad ni Jesus ang kagalingan para sa mga tao may karamdaman at kahit na siya mismo ay nakakaranas ng kalungkutan sa mga sandaling iyon, hindi naging hadlang ang kanyang personal na nararanasan upang magkaloob ng paglilingkod sa iba. So mga kapatid, pangalawang puntos na tingnan natin sa pagsasagawa ng misyon ng ating Diyos. Doing Christ's mission is being a wounded healer. It is participating in the works towards healing, even if we are still wounded. So napakaganda po mga kapatid na ang pagsasagawa po ng misyon ng Panginoon. Pangunahin po ito mga kapatid na yung mga kapatid natin nararanasan ng ating kapwa na nahihigit na nangangailangan ng ating paglilingkod para sa kanila. So kahit po tayo mismo sa ating mga sarili ay meron po tayong pinagdaraan ng mga suliranin, kahit tayo po ay meron mga sugat sa ating mga puso, sabay-sabay po tayong manihilong mga kapatid kung patuloy po natin isa sa buhay ang tawag ng Panginoon. Doing Christ's mission is being a wounded. Pangatlo po mga kapatid, sa pagsapit ng dilim, nangamba ang kanyang mga alagad. Nangamba sila kung saan kukuha ng ipapakain sa 5,000 tao. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga bata at babae. Kung kaya ang sabi sa verse 15, nang dapit hapon na ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, Panginoon, malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. So, pag sinabi po natin ilang, malayo sa nayon. Pupuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ng mga tao upang makapili ng kanilang mga kain. Ngunit ano po ang sabi ng ating Panginoon sa verse 16, hindi sila kailangang umalis, kayo ang magpapakain sa kanila. Matapos ni Jesus magturo, magpagaling, inutusan niya ang kanyang mga alagad na pakainin din nila ang mga tao sa kanilang paligid. Natakot ang kanyang mga alagad sapagkat tanging 2 isda at 5 tinapay lamang ang meron sila. Kaya't naisip nila na paalisin na ang mga ito upang makabili ng kanilang makakain. Mga kapatid, tingnan po natin ang pagmulayan ng Panginoon.
sa pagpapatuloy ni Jesus sa pagsasagawa ng kanyang misyon. Meron po si Jesus na gustong ituro sa mga tao, lalo na po sa kanyang mga alagad, na kailangan yung maramdaman ng mga tao ang langit dito sa lupa. Ang pagnanais ni Jesus na pakainin yung napakaraming tao sa panahon na ito, sinasalubat po nito ang kinagawian ng mga Hudyo tungkol sa kaugalian ng pagkakanya-kanya. At nais ni Jesus buhayin ang sense of community, solidarity ng mga tao at sa bawat isa sa kanila ng mga panahon ito. So napakaganda po mga kapatid na gusto ni Jesus buhayin yung sense of community ng mga tao. Ayan, so maging sa kasalukuyan po mga kapatid, nararanasan po natin yung pinatawag po natin individualism. Ayan, na tayo po ay nabubuhay, na protekto na tayo mag-isa, na tayo lang ang gusto nating gawin, yung mga gusto lamang natin. So mga kapatid, sa panahon na ito, sa taktong ito, tinuturo po ni Jesus na ating buhayin yung sense of community at yung ating solidarity sa bawat isa. Kung kaya iniutos ni Jesus sa mga alagad na kayo ang magpapain sa kanila. Ayan. So, ito rin po mga kapatid yung nais ni Jesus na sabihin sa atin na tayo bilang simbahan, tayo po ang kumakatawan, tayo po ang magpapatuloy ng kanyang misyon. Hindi po natin hahayaan yung mga tao na papansin lang natin matapos yung gawain natin sa kanila, kundi kailangan po natin buhayin ang sense of community and solidarity. Ayan, na upang ipakita na tayo bilang mga Kristiyano ay merong tungkulin na pangalagaan ng ating kapwa, lalo na ang ating mga kapatid na higit na merong pangangailangan upang sila ay buhay. Hindi mahalaga ang dami, ngunit ang mahalaga ay mabuhay sa ating mga isip na tayo ay may tungkulin sa ating kapwa. Kagaya ng ating tungkulin na paglingkuran ng ating Diyos na hindi nakikita. Mga kapatid, last point po, pangatlong puntos na gusto ko po bigyan sa inyo. So, doing Christ's mission is teaching us to love our neighbors. Tatlo pong puntos na ating pong pinagpulayan sa araw na ito. Doing Christ's mission. Ayan, una-una po, doing Christ's mission is preaching the words of truth. Ayan, ang pagsasagawa ng misyon ng Diyos ay pangaral ang tungkol sa salita ng katotohanan. Pangalawa po, doing Christ's mission. Ano po yun, mga kapatid? Doing Christ's mission is being a wounded healer. Ayan. So, tayo po ay magkakaroon, mag-offer ng healing para sa iba. At panguli po, doing Christ's mission is teaching us to love our neighbors as ourselves. Sa pagtatapos ng ating pong magbulay-bulay sa umagang ito, ating pong pansinin na negatibo ang simula ng ating teksto. Ngunit, hindi ito nagtapos to. Sa kabila ng kalungkutan at sa kabila ng pagkamatay ng Bautista, nagpatuloy ang gawain ni Jesus. Isang gawain na tungkol sa pagtatanggol ng buhay. Patungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya para sa lahat. Sa ating pagsasabuhay ng misyon ng ating Diyos, marami man ang mga pangit na pangyayari sa ating lipunan na ginagalawan, mga pagpatay, kanya-kanya at walang pag-ibig. Tayo na mga alagad ng Diyos ay inaatasan na magpatuloy sa kabila po ng mga ito. Ayan, kagaya po ni Jesus sa pagkamatay ni Juan Bautista. At alam kasi ni Jesus na ang pagkamatay ni Juan Bautista, si Juan ay walang ginawang kasalanan. Siya ay malinis ang kanyang pagkatao. Pero ganun po talaga ang sinasabi ng mga taong nagiging tapat sa pagdiling sa Panginoon. Kagaya po ang buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Wala pong ginawang kasalanan ng ating
siya ay humanto sa kamatayan. Sa mga kapatid, sa kabila po ng mga ito, inahamon po tayo na patuloy po tayo magsabuhay ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa kabila po ng mga pangit na nagaganap sa ating lipunan na ginagalawan, inaasahan po tayo ang Panginoon na tayo po ay gagawa ng misyon na nagmumula po sa Kanya. Mga kapatid, tayo po ay patuloy na hinahamon upang tayo ay patuloy na pumanig sa katotohanan, magparanas ng kapayapaan at maging daan ng buhay at pag-ibig. Sapagkat ang misyon ni Jesus ay tungkol sa ating pagtatatag ng isang kahariang nakabatay sa justisya at katangtuhan. Ang ating pagtataguyod ng misyon ng Diyos ay ang ating paraan sa pagkapit sa kasamaang umiiral. At ang pagsasagawa ng misyon ng Diyos ay ang pagwasak sa isang sistemang walang pagpapahalaga sa buhay. Kapatid, gusto mo ba ng pagbabago? Halina't sundan natin ang yapak ni Kristo na ating Diyos. Halina't pag-alay ng ating oras, talento at panahon. Halina't mag-misyon. Mga kapatid, isang mapagmalang araw po sa ating lahat. Isang maligayang araw ng pagsisimula ng buwan ng Agosto. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Ama. Dito po ang aral na tinanggap ko sa ating Panginoon sa Kristo na ipinagkakaloob ko naman sa inyo. Noong gabi, nung siya ay pinagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapresyo ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Sa tuwing kakanin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos magkapunan, ay kanyang dinampot ang saro at sinabi, "Ang sarong ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Mga kapatid, sa ating pagtanggap ng mga elemento ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo, ay pinapahayag natin ang ating pananampalataya sa Kanya mula nung siya ay mamatay hanggang sa muli niyang pagkabuhay. Tayo po ay sandaling manalangin, mapagpala namin Diyos, pagpalain niyo po ang mga elemento ng iyong katawan at dugo. Sa pagtanggap namin ng mga elementong ito, maging buhay nawa sa amin ang iyong mga salita at patuloy nawa itong maging makatotohanan sa aming mga buhay. Samahan mo nga kami Panginoong Diyos upang sa pagtanggap namin ng iyong katawan at dugo, ay patuloy kami maging bahagi guyo ng ngayong misyon dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang panalangin. Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang
Tutupin po natin dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa aming pagtanggap ng mga simbolo ng iyong katawan at dugo, ay gawin mo kaming daluyan ng pag-ibig, pagtanggap at pagpapakumbaba. Magliwanag nawa ang iyong kalinginan sa aming mga buhay upang ang bawat isang nadidiliman ay makatagpo ng liwanag sa pamamagitan namin. Pakita nawa namin ang mga bagay sa kung paano mo ito tingnan at magawa nawa naming pagpapala ang buhay namin para sa iba at magkaroon kami ng katatagan upang humayo at sumunod sa iyong mga naging yapa at patuloy na mamuhay sa liwanag ng pagiging alagad mo. Amen. Pagpapala at pagmamahal,
mangyari sa sandaigdigan at pangalan niya itanghal hanggat may luhang papahirin hanggat may pagkakataon tayo ay mayroong gawain tayo ay mayroong misyon. Mga kapatid ay manalangin, Diyos ng buhay, ng kasaysayan, patuloy po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa panibagong buwan ng Agosto na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ang buwan ng Agosto ay buwan ng pagmimisyon. Patuloy nawa kami mahamon na patuloy na magsabuhay ng aming pananampalataya sa iyo at patuloy nawa kami maging pagpapala para sa iba. Ingatan niyo nga, Panginoon, ang kabuuan ng aming iglesia sa dakong ito ng Talon, sa bawat dako na tumatawag sa iyong pangalan, patuloy na huwag maging buhay ang patotoo ng bawat iglesia at ng aming pagmimisyon. Samahan niyo po ang aming mga kapatid na nagtiwang ng kanilang mga kaarawan, sa mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, Panginoon, samahan niyo sila tingatan, sa mga kapatid po namin nakakaranas ng mga karamdaman, ipuin niyo po sila at pagkalooban ng kalakasan upang magpatuloy po sila sa kanilang buhay. At ikaw nawa, Panginoong Diyos, ang maging inspirasyon ng bawat isa sa amin. Patuloy nawa kami mahamon na ang mga pagpapala at patuloy na ipinaranas mo sa amin ay patuloy din po namin itong maipasa sa iba. Samahan mo kami, Panginoong Diyos, ang patuloy namin panalangin sa pagsama mo at pagsubaybay sa aming mga suliranin na kinakaharap, lalo na po sa pandemic COVID-19 na patuloy na labis na po ang apekto nito sa bawat isa, lalo na po sa aming mga medical frontliners. Ingatan mo sila, Panginoon Diyos, at ang lunas para sa sakit na ito ang siyang patuloy namin itinatalangin. Muli, Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin at patuloy mong samahan ang bawat tao na tumatawag sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Turuan mo nga kami na magpatuloy at patuloy nawa naming maisagawa ang misyon na una mo po sinimulan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming hiling at dalangin na may pagtitiwala at masasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sumayin niyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos, ang hindi malilip na pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, ang patuloy na maranasan ng bawat isa at ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siyang patuloy na sumaating ngayon at pagpakailanpaman. Amen.